unang una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw po sa inyo, Boss Chris. Ano mang oras na matanggap niyo itong liham ko. Ngunit bago ang lahat, magpapasalamat muna ako sa pagbasa ninyo ng kwentong ito. Itong ipinadala ko sa inyo ngayon ay tungkol naman po sa pinsan kong si Berio. First cousin ko siya, Boss Chris, dahil magkapatid ang kanyang ina at ang ina ko. Ang kwento natin ngayon ay magsisimula sa pagbabantay ni Berio ng isang lalaking kalabaw doon sa kanilang baryo, malapit lamang sa ilog. Pagsasaka po ang ikinabubuhay nila. Si Berio ay ikalima sa magkakapatid. Siya ang tagapagbantay ng kanilang kalabaw na isang kapon na lalaki. Babait ang kalabaw na ito at kung sasakay man si Berio dito ay dumadaan pa ito sa ulo ng kalabaw kasi medyo may kataasan ang kalabaw na ito. 12 anyos noon si Berio at ang hilig talaga niyang sumakay sa kalabaw. Napahinto siya sa pag-aaral dahil mas inuuna pa niya ang magbantay ng kalabaw. Si Berio ang pinakamasipag sa kanilang magkakapatid. At isang tanghali, Biyernes ang araw na ito. Inutusan si Berio ng tatay niya na dalhin ang kalabaw sa ilog. Dahil daw nakikita ng ama niya na ang kalabaw nila ay parang naiinitan, medyo humihingal at kailangan na talagang mapaliguan sa malamig na tubig sa nasabing ilog. Ang ilog na iyon ay medyo may kalayuan sa kanilang bahay at bago ka makarating sa ilog na ito ay madadaanan talagang matataas na talahib at palayan. Berio, paliguan mo muna si Kapon sa ilog dahil mamayang hapon, bandang alas tres, mag-aararo kami. Sabi daw ng tatay niya, "O sige tay, maliligo rin ako sa ilog." Sagot daw ni Berio. "Mag-iingat ka, Berio." Sambit daw ng ina. "O sige nay, mag-iingat ako." Sagot naman ito. Nang dahil mahilig talaga si Berio magbantay at sumakay ng kalabaw, kaagad niyang sinakyan ang kalabaw at tinungo ang ilog na iyon. At nung nasa matalahib na parte na sila ng daanan, nakita daw ni Berio na may humaharang sa kanilang dinadaanan na isang matandang lalaki. Nakita daw ni Berio na namumula ang mga mata nito na nakatingin ng masama sa kanya. Ang kalabaw na sinasakyan ni Berio ay biglang huminto sa paglalakad. Tila natatakot ang kalabaw sa nakikita na matandang lalaki sa kanilang dinadaanan. Mukhang demonyo daw kasi at natatakot pati ang kalabaw. Nakakatakot daw talaga ang itsura ng matandang lalaking iyon at hindi normal tulad ng karaniwang tao. Nakikita ni Berio na may hinahawakang kalat o lubid ang lalaking iyon. Tila natatakot din daw palang mabait na hayop sa ganitong sitwasyon. Naisip daw ni Berio na aswang daw talaga ang matandang lalaki. Unti-unting hindi na makapagsalita si Berio at nakatitig na lang siya sa lalaking iyon na humarang sa dadaanan nila. At ayon kay Berio, nakikilala niya ang lalaking iyon.
Hindi si Beryo makasigaw para sana humingi ng saklolo. At may pagkakataon din daw na sumigaw ito. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Namumutla na daw ang kanyang muka sa labis na takot na nararamdaman niya. Hindi nagtagal ay hinawakan daw ng matandang lalaki ang kanyang paa. Hinila siya nito at nalaglag daw si Beryo mula sa kalabaw. Hinila siya ng hinila ng matandang lalaki papalayo sa kanyang kalabaw. Nakatingin na lamang si Beryo sa kalabaw at habang tinatanga ito ng matandang lalaki. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Sambit daw ni Beryo. Inilagay pa ng lalaki ang dalawang paa ni Beryo sa kanyang balikat at hinila pa ng hinila sa may talahiban. May ilang oras na hinila ng matanda si Beryo. Diyos ko, iligtas mo ako sa matandang ito. Sambit daw ni Beryo sa kanyang isipan. Malayo-layo na daw noon ang kanilang tinahak. Hanggang sa nakita ni Beryo na parang napapagod ang matandang lalaki sa kahihila sa kanya. Napaisip din daw si Beryo na baka iyon ang katapusan niya. Iniisip na noon ni Beryo na kakainin siya ng aswang kasi ito yung madalas na naririnig niya sa kanyang mga magulang. Diyos ko, iligtas mo ako sa matandang lalaking ito. Pakinggan mo ang panalangin ko. Mga ilang beses daw na huminto ang matandang lalaking ito sa paghila. Nagtataka din daw si Beryo noon at parang nabibigatan daw yung matandang lalaki sa paghila sa kanya. Mukhang pagod na pagod daw yung matandang lalaki. At nang tuluyang mapagod ang lalaki, iniwan na lamang niya si Beryo sa gitna ng talahiban. At nung nakalis ng matandang lalaki ay agad naman daw tumayo si Beryo. Agad naman daw tumakbo ng mabilis si Beryo at binalikan niya ang kanilang kalabaw. At nang makalapit na dito ay hinila niya ang lubid ng kalabaw at tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Gayon na lang ang galit ng kanyang amang si Tatay, Pautes. Nang makita nito ang kalabaw na hindi man lang napaliguan. Ngunit hindi na ito nakuhang magalit pa ng gusto sa anak dahil sa nakita nila ni Nanay Tera na putlang-putla ang mukha ni Beryo at maraming gasgas ang kanyang mga paa, kamay at katawan. Anong nangyari sa iyo, Beryo? Bakit namumutla ka? Tanong daw ni Nanay Tera. Bakit marami kang gasgas sa mga paa at mga kamay mo? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Naitanong din ni Tatay Bautes. Niyugyug pa daw ni Tatay Bautes ang magkabilang balikat ni Beryo. Hanggang sa umiyak ito ng malakas at sumigaw na mayroong kasamang takot. May aswang doon sa daan. Sabi daw ni Beryo habang umiiyak. Ha? May aswang? Halos magkasabay na sabi ni Tatay Bautes at Nanay Tera. Habang umiiyak ay isinalaysay ni Beryo ang lahat na nangyari at ginawa sa kanya ng matandang lalaki. Nakikilala mo ba siya, Beryo? Tanong daw ni Tatay Bautes. Sinabi ni Beryo ang description ng matandang iyon at nagkatinginan daw sina Tatay Bautes at Nanay Tera. Nakikilala din nila ang matandang iyon. At ayon sa bali-balita daw sa kanilang nayon, ang matandang lalaking iyon ay sinasabing aswang na gabunan. Pasalamat na lang tayo, Beryo,
at hindi ka nadali ng aswang na yon. Sabi daw ni Nanay Tera, kung nagkataon na nagtagumpay siya, hindi ka na siguro nakaligtas sa kanya. Sabi naman daw ni Tatay Bautes, nagtataka daw talagang mag-asawa kung bakit hindi nagtagumpay ang matandang lalaki sa binabalak niya. Nang kapkapan ni na Tatay Bautes at Nanay Tera ang bulsa ni Berio, nakita nila doon ang 3 kapirasong barya. Ito siguro ang dahilan na hindi nagtagumpay ang aswang na yon dahil sa mga baryang ito. Nang sumapit ang gabi, nilagnat daw si Berio. Balisang balisa si na Tatay Bautes at Nanay Tera. Kung kaya, tumawag sila ng isang matandang albularyo doon sa kanilang nayon. Sinayasat ng matandang albularyo kung ano ang dahilan ng mataas na lagnat ni Berio. At sabi niya, normal lang ang lagnat ni Berio kasi nakaramdam ito ng sobrang takot. Walang sakit si Berio. Sabi ng matandang albularyo, ang lagnat na yan ay dahil lang sa kanyang labis na pagkatakot sa matandang lalaki. Napapantog dito sa nayon na aswang talagang matandang yon. Dagdag pa ng albularyo, kinumpirma pa ng matandang albularyo na kaya pala hindi nagtagumpay ang matandang lalaki dahil sa 3 barya na nasa bulsa ni Berio. Kaya daw parang nabibigatan ng lalaki sa paghila kay Berio. Para sa mga aswang, mabigat ang isang tao kapag merong barya sa bulsa. Dagdag pa ng albularyo, simula daw noon Boss Chris ay hindi na pinababayaan ng mag-asawa si Berio. Hindi na nila inuutusan si Berio na pumunta sa ilog para paliguan ang kanilang kalabaw kung wala siyang kasama. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Lubos na gumagalang po sa inyo, Vladimir ng Mindanao.